Way back 2018, nangyari ang isang dilupyo na nakapagpabago sa aking buhay. Nawalan ng gana, gustong magtago, tila walang tapos ang pagdating ng marami pang tuldok. Grabe, my confidence level went from this to here. Talaga in-expect na ganon kabigat yung magiging epekto niya. Nung nagbe-breakout din ako, hindi pa uso sa akin yung mag-search kung ano yung mga dapat or pwede kong gawing treatments or the products that I should use para mawala. I just continued doing my usual routine, using the same products. But then, when I noticed na parang nothing is happening, walang nagbabago, that is when I started to search on Google na I would type how to get rid of pimples overnight. Kasi dun ako nag-start eh, sa mga home remedies. I cannot say na sobrang siyang naging effective or hindi siya naging effective. I am somewhere in between kasi natutunan ko na it really depends sa skin type ng isang tao. And that time kasi, hindi ko pa alam na it does matter eh. Akala ko, pag gumana sa'yo, gagana din sa akin, which is hindi talaga siya totoo. Nakatulong din naman kahit papano, pero for a very short period of time lang. Ayun na nga, na-frustrate ako na parang hindi tumitigil yung pagtubo ng mga zits talaga sa face ko. And then, dun ako nag-start na manood sa YouTube ng mga videos, mga acne story ng ibang tao, hoping na yung products na ginamit niya, sana gumana din sa akin. Yung mga ginawa niya, sana pag ginawa ko, maging okay din yung skin ko. At dumating pa ako sa point na I don't wanna see myself. Ayoko tumingin sa salamin. Ayoko na mag-selfie. At alam mo yun, gusto ko na lang mag-mask ng mag-mask ng mag-mask. Ito yung pinakamalala. Dumating din ako sa point na ayoko nang lumabas. Kasi alam mo yun, bukod sa condition na ng skin mo, grabe pa yung pag nagsabi yung ibang tao na uy, ano nangyari sa mukha mo? Uy, ba't ka nagkaganyan? Diba parang nakakaloka na ang sakit, ang hirap. Agad nahanap, hindi ko kaagad nagamit yung parang perfect match. Kasi yun nga, ang dami kong trinay. Bago ko pa natagpuan na ikaw lang pala ang makakatulong sa akin, ganyan. Ang una ko lang nagamit muna is yung pang body na ano nila, yung soap, ganyan. And then, lately, nalaman ko na, may skincare din pala itong product na to. And ito nga is si Nylydal. Eh, since kababayan ko yung owner nitong product na to, so nakilala niya ako kasi nga bumibili naman talaga ako ng mga soaps nila, ganyan. Doon ako nakapag-open up na, ate, paano kaya? Kasi meron akong problem sa pag-breakout ko, ganyan. And then, Ate Lady Lynn helped me na sinuggest niya yung product din nila na skincare na hindi ko alam na meron pala silang skincare product at that time. Sabi niya na, sige, try mo to. Una, takot ako eh. Kasi isang set siya. And never ako nakagamit ng isang set na isang brand lang. Kasi before, iba yung cleanser ko, iba yung toner ko, iba basta magkakaibang brand. And sabi ko, sige, feeling ko gagana to. Kasi isang brand lang. Iisang foundation lang sila, ganon. Actually, lahat talaga. Ito ang sabi ko. Good talaga sila lahat sa skin ko. Kaya nga, yun yung ginagamit ko talaga for like how many years already. But of course, yun nga, napapatry din ako minsan ng ibang skincare. Pero it doesn't mean na nag-try ka. Ibig sabihin, hindi gumana itong si unang product. No. Ako kasi, personally, ito talaga yung gumana sa akin. And you can check their IG account at makikita niya na nag-send ako doon ng feedback. Nagbi-picture ako ng mga parang before and after and then po-post nila yon kasi nga certified customer talaga ako.
exfoliate my skin every once or twice a week. That is why I am using the Ultimate Face and Body Scrub. It helps remove dead cells, it makes my skin glow, and my favorite thing about it, it gets rid of acne scars. First step in my routine is to wash my face with my Q10 Deep Cleansing Facial Foam. I super love this product because it's very gentle on my skin, it has cooling effect, and after rinsing it off, it leaves my skin super smooth and really moisturized. Next, my Radiant White Pore Minimizer Toner. Of course, it helps me minimize my pores and tightens cell gaps after washing my face. It also removes any last traces of dirt, grime, and impurities stuck on my pores after cleansing. The last thing for my morning routine is to apply my sunscreen. I now know how essential sunscreen is to everyone's skin because it protects our skin from UV rays, it lowers our skin cancer risk, it prevents premature aging of the skin, and it also helps maintain an even skin tone. So always wear your sunscreen. For my nighttime routine, after washing my face, I would apply the Radiant White Cell Corrector Fruit Acid. This one's really good on treating signs of aging, acne, and pimple marks because it exfoliates, brightens, and improves tone and texture of your skin. And for those wondering, it's oil-based. It takes an extra effort to treat your dark spots. That is why I always love to end my night with this super relaxing serum gel. It has been helping me a lot to fade my dark spots away and to improve the appearance of my skin. And also, if you have super oily skin, a serum can give you enough hydration that you won't even need a moisturizer. Honestly, nag-work talaga sa akin si Blemish Free Kit. And kung i-recommend ko, yes, but kagaya ng sabi ko kanina, it all depends on your skin type. And also, I wanna add si Vibrant Glow na nakatulong din naman. Kahit na hindi ko siya nagamit before nung todo-todo ko nag-breakout, since meron pa nga akong problem sa aking pimple marks, I can say na talagang nakatulong din sa akin si Vibrant Glow. And yun nga, sa dami kong trinay talaga na products, talagang Nylydal ang naging okay for my skin. And to be specific, yung Blemish Free Kit nila. And for the tips naman, ito ah, disclaimer, hindi ako expert based on my experience. Yun nga, ang dami din niyang nagsasabi sa akin na inom ng tubig is very, very important. Kasi yun nga, before, hindi talaga ako mainom ng tubig. And napatunayan ko yun sa sarili ko na actually hindi lang yun sa skin eh, as in sa lahat, madami talagang benefit yung pag-inom talaga ng tubig. Totoo yun. Also, sa pagtulog, tao din siya. And yun nga, huwag natin iasa sa products lang na ginagamit natin. Alam mo yun, kung gusto mo maging maganda yung outside, you have to be healthy and maganda din dapat inside. Yun nga, yung sa kinakain natin, sa lifestyle natin. Also, may mga nababasa din akong article na important din yung mag-exercise, nakakatulong din yun. Basta, para sa akin, yung ginagawa natin sa katawan natin, nagre-reflect yan dito sa labas. So, yun lang. Ayun lang naman yung tips ko kasi yun lang naman din yung ginagawa ko. Of course, do not forget to take your vitamin C. Not just for your skin. Although, yes, big help din siya sa skin. Pero also, alam naman natin yung nangyari sa paligid natin. So, it's very, very important that we take our vitamins. And yes, that's it for our video today. I hope makatulong itong video na to sa iyo na nanonood ngayon. Kasi ako, personally, I did not expect na natating ako sa point na maggagawa din pala ako ng aking acne story, acne journey. And of course, please, ito ha, reminder lang naman din. Let's stop this, ay may pimples siya ang pangit niya mentality. Because, you know, it's already getting exhausting. Your skin breaking out is normal. Ang hindi normal ay yung mga taong nagpaparamdam,
or ano mo yun, nagbabash just because meron kang pimples or pimple marks, it does not make you prettier kung manglalait ka ng ibang tao. Kasi hindi mo alam kung gaano nakaka-apekto yung sinasabi mo. Hindi natin alam kung paano tinitake ng isang tao yun. So please, 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 be kind always. Let's choose wise words, kind words kapag pag-uusapan natin yung ganitong issue. Lalo na kung ina-address mo siya dun sa mismong tao na nakaka-experience ng ganito condition. And sa palagi kong sinasabi, we never become too old to meet new challenges. Uncover yourself. Bye! You are beautiful.